Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik sa kusina. Okay, for today's video, magluluto po tayo ng tulya. So, meron na po akong video na kung saan nagluto ako. Pero short video lang po yun. Nagluto po ako ng tahong sa kamatis. Kaya ngayon po, ay gagawa ako ng video na instead naman na tahong, ay ang gagamitin natin ay tulya. Ayan po. So, same procedure doon sa video ko na iluluto ko siya sa kamatis. Kaya, napakasarap po nito. Napakamalinamdam ang kanyang sabaw at napakasarap niya. Kaya, ituturo ko po sa inyo kung paano po ito iluto at ano yung mga sangkap na ating gagamitin. Kaya, stay put po kayo dyan! So, bali ito po yung mga ingredients na ating gagamitin. Meron po tayong bawang. Hindi po kailangang tinadtad yan. Ma-slice lang siya. Is okay na po. Mapitpit siya. Okay na. Meron po tayong luya. Tapos, meron tayo ditong sibuyas. Kunting sibuyas. At, syempre, ang ating kamatis. At, gagamit po tayo ng pampalasa na patis. Ayan. Patis po iyan. At, syempre, yung ating main ingredient, yung atin pong tulya. So, nalinisan na po iyan. Nababad siya. Tapos, ang ginagawa ko po kasi, pagkatapos ko siyang linisan, ay binubuhusan ko po siya ng mainit na tubig para po medyo bubuka silang konti sa silip. At kung may natitira pa na mga buhangin sa loob, ganun, eh, may ilalabas po niya. So, yun po. At sige po, atin na pong umpisahan ang ating pagluluto. Ayan po, painitin lamang po natin ang ating kawali bago po natin lagyan ng mantika. Konting mantika lang po ay okay na po siya dito. So ayan, mainit na po ang ating kawali. Ayan. Yung mantika po, sakto lang naman po na panggisa niya doon sa mga ingredients niya, no? Yung mga iba po, inuuna ang sibuyas dahil daw baka daw masunog yung bawang. Pero ako po, lagi po po talagang inuuna ang bawang. Ayan. Alam niyo po ang ginagawa ko. Bago pa man siya, tuluyang kumulo yung bawang, yung mantika, nilalagay ko na po yung bawang. Kasi bakit? Lesser po kasi yung kanyang tinaksi. Kasi pag mainit na po siya, tsaka saka mo ilalagay yung bawang, biglang sunog siya. So, gusto ko kasi yung dahan-dahang lumalabas yung flavor nung bawang. Yung, ano niya, hindi siya yung agad-agad na nasusunog, tapos hindi naman siya nakatas. Kumbaga. Ayan. So, diba? So, may time na dahan-dahang lumabas yung flavor nung ating bawang. Then, pagka kasi may inuna ka kesa doon sa bawang, minsan po kasi hindi na nalulutong mainam yung bawang, hindi na lumalabas yung kanyang natural flavor. Kaya, anyway, kanya-kanya naman po tayo ng style. Kung mas komportado kayong unahin yung sibuyas, then go, why not? Kasi lalagay ko naman na po yung ating luya. So, kung napapansin niyo po, medyo kinilig ko na yung luya doon, di ba? Para magbibuhay pa sa ating sibuyas naman. Ay, sa ating luya, patensya na. So, ayan. Diba? So, nangangamoy na yung ating luya at ang ating bawang. Tapos, pwede mo na siya ihalo, pagsambay mo na ganyan. Diba? Lagay mo na ngayon yung ating sibuyas. Huwag po natin madaliin na ilagay yung ating mga
mga ingredients o yung ating dinutuin. Kasi mas masarap po siya pag lumalabas po talaga yung lasa ng ating mga resado, no? Kasi mag-blending po yan eh, yung kanyang lasa. And ngayon, ayan, okay na po siya. Pakita natin medyo luto na rin yung ating sibuyas. Ilagay na po natin ang kamatis. May ginamit ko po ngayon yung ating pong cherry tomato. Mas matamis po kasi yung kanyang kataw pag ganyan lang yung ginamit. So, pag nalagay na po yung kamatis at ang mga ganyan, no? Ay, yung tayo yung gabiya. Pwede na po natin isang lagyan ng kasiyot. Yan. Diba po kasi, meron pong special na amoy yung kapit. Kaya naman po, ilalagay po natin siya bago pa natin siya sugitan. Diba po? Para po habang on the process siya namiluluto, parang nag-evaporate na kumbaga yung amoy ng kapit. Yan. Ang matitira na lang yung kanyang lasa. At bago din po natin sa tubigan, ay ilagay na po natin yung ating sibuya. Yung mga nakikita ko po kasi nagluluto, inilalagay nila pagkatapos kumulo ng tubig. Pero ako po, sadyang inuuna kong ilagay yung sibuya. Bakit? Kasi po, para po yung lasa nito ay didikit na doon sa karne mo sibuya. Ayan. Kasi, sabit lang naman po ang luto nito, di ba? So, ayan, hayaan mo siya na bumukas ang konti, tapos pumapasok yung lasa niya doon sa loob. Ayan. Relax lang siya, ganyan. Pag medyo nakasilip na po sila, pwede na po natin siyang lagyan na tubig. Pwede rin po kayong maglagay ng mga ibang mga ano, halimbawa magic syrup, ganun-ganun, pero it's not really necessary po. Kasi po yung lasa pa lamang po ng mga ingredients niya ay napakayaman na ng lasa niya. Ayan. So after like a minute na ganyan, lalagyan na po natin siya ng tubig. Ayan. And sa dami naman po ng tubig, depende rin po sa inyo yon kung gaano nyo sa gustong humigop ng sabaw, no? Pero the lesser kasi ng tubig din niya, mas malasa siyempre. Pero pwede nyo naman po i-adjust yung kanyang sigla. So, ayan. Aantayin lamang po natin na maluto yung loob ng tulya at medyo lumabas pa yung lasa po ng kamatis. Takpan lang po siya, hayaan siyang kumulo for about 3 to 4 minutes po siguro. So, after almost 3 minutes, ito na po siya. Isa-isa na po silang bumubuka, yung ating mga clams. Pero hayaan lang po muna natin sila na medyo maglabas ng lasa para po masarap din ang kanyang sabaw. Ayan, di ba po? Ayan. Pero huwag po masyadong matagal kasi kukunat po yan. Dapat sakto lang. Kaya lang po natin ilabas na yung kanyang flavor para i-enjoy din po natin ang kanyang sabaw. Ayan, after about 4 to 5 minutes po, ito na po siya.
So, okay na po siya. Nakabuka na rin po lahat sila. And yung tubig niya po, yung sabaw niya, kung makikita niyo po siya, is mamuti-buti na po siya. So, ibig sabihin po, nandyan na rin po yung lasa ng ating tulya na niluluto. O, diba? So, napakasarap po niyan. So, okay na po yan. Papatay na po natin yung apoy and isi-serve na po natin. Ayan, eto na po yung ating nilutong tulya sa kamatis. O, diba po? Tingnan niyo po niyo yung kanyang sabaw. O, diba? Napakasarap niya. O, ayan. Sakto-sakto lang po yung pagkakaluto po ng kanyang laman. Kaya ayan po, oh. Diba? So, siguradong mag-e-enjoy po kayo. Subukan po ninyo ito na iluto sa inyong mga bahay. At siguradong patok po ito sa buong pamilya. Maraming salamat po. And see you again on my next video. Please don't forget to like, share, comment and subscribe. Salamat po.